smart technologies generated by CLSU because we have now a new center. Okay. Which is the Precision and Digital Agriculture Center. First of its kind in the Philippines. Pilipinas! Wow! Yes. Sa tingin po ninyo, sa naaabot yan, magkano? Siguro sir, papatak tayo ng mga 80 to 100,000. Marami silang farmer na members, magkakaiba ng bukid, magkakahiwalay. So they can use the mobile solar power irrigation. Okay, sir. Estimated, sir, na economic life natin mga solar ay aabot hanggang 10 years. Ang how much? Ideal ang build-up nito? Ang build-up po ni sir, umabot po ito ng 300,000. Unless, ang government natin will provide, di ba? Apo, sir. Sa ating mga cooperatives na magkaroon ng ganitong mobile solar panel natin, solar water pump natin, edi mas maganda. Ganda dito, guys, no? Talagang very helpful once you visit this Kamalig. They have different kinds of technology, different types of agriculture na dinidevelop nila. I mean, technology na pwede nating magamit, no? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na gustong magsimula. Yes. Our next destination is the Salakot, meaning it's the smart technologies generated by CLSU because we have now a new center. Okay. Which is the Precision and Digital Agriculture Center. Okay, so you are integrating digital technologies. Yes. Oh, that's why we would like to thank. I would like to take this opportunity to thank the Bureau of Agricultural Research, Department of Agriculture, for giving us this fund to put up the center. Mm-hmm. The first of its kind in the Philippines. Pilipinas! Wow! Yes, so you talk about solar power irrigation system, you talk about precision agriculture, you talk about protected agriculture and everything. Jason will explain that to you. Alright, so sir, iwan muna namin kayo dyan. Yes, sir, please. Samahan muna ako ni Sir Jason. Yes, okay. Jason knows better. Yes, sir. So, saan tayo pupunta ngayon, sir? Sir, dito po muna tayo sa... May dalawa kaming display na technology dito na generated po ng Precision and Digital Agriculture Center. Mm-hmm. And of course, so one of the R&D center under the supervision of Dr. Orden is yung Center for Renewable Energy and Technology, sir. So may center din po kaming ganon na try to promote the use of renewable energy for agricultural operations. Okay, so you are talking about renewable energy, no? Yes, sir. You are using solar panel, yes, sir, to generate energy. Para magamit po sa ating mga agricultural machineries. So ito, saan ginagamit po yan, sir? Ito po, sir, is yung may connected po tayo dito na isang biomass chopper. Okay. For a small ruminant, ano po, sir. Mm-hmm. Kasi po, the smaller the size ng ating mga, for example, yung mga kinakaya ng ating mga small ruminants, the better na mas madali nilang madigest. Yes, sir. So, itong for example, ito, sir, biomass chopper, powered by our solar. Kasi nga, pinopromote natin, ano, not exactly na each renewable energy ay magagamit natin. So, kailangan natin na i-assess muna that renewable energy. So, abundant naman yung solar energy sa atin. So, ilan ang capacity nito, sir? Sir, ito, sir, ay 1,000 kilowatts, sir. So, ang nilalagyan namin dito is mga 1 horsepower lamang kasi may mga losses. Tapos ito, nandito lang siya? Yes po, sir. Okay. So, whatever na pwedeng gumamit si farmer, o si student na bibisita sa aming Kamalig, pwede po nilang gamitin itong mga technology. Okay, so ang ganda nito, oh, they can duplicate, no? Sabi ko nga kanina, they can harness the energy ngayon coming from the sun, no? Yes po, sir. Sa mga technologies for agriculture. So, pwedeng-pwede. So, ito, pwedeng pang-chopper ng mga kinakain ng mga alaga natin. Yes, sir. At kung may meron pang agricultural machineries na pwede, basta ang capacity niya ay 1 horsepower, pwede po natin siyang gamitin. So, 1 kilowatt capacity na, ano? Yes po, sir. Okay. Pero we can still upgrade that, di ba? Pwede namang taasan, depende lang sa budget. Opo, sir. Dadagdagan lang natin yung ating power source. Pero, sir, any idea how much is the cost for this? Let's say, kung fixed lang siya, hindi naman siya mobile, without the wheels, without the base, kumbaga, naka-fix ano siya, sa tingin po ninyo, sa naaabot yan, magkano? Siguro, sir, papatak tayo ng mga 80 to 100,000. Okay, not bad. Kayang-kaya naman kasi doon sa matitipid ng ating mga viewers, sa ating mga farmers. In using solar energy kasi, yun talaga yung unang i-consider natin kasi mataas po yung initial cost ng ating solar energy. Yes. Kaya lang naman po,
continuously using, wala po siyang gastos. Yes, eventually, so, ano yan, babalik din. Estimated, sir, na economic life ng ating mga solar ay aabot hanggang 10 years. Bawi na yun. Yes po, sir. Ang gagamitin ng ating mga farmers. Yes, yes. Okay. So, from this, di ba, kasi nakikita tayo ngayon, sir, mga solar irrigation. Yes, sir. Do you still use this one for the irrigation ng mga ano ninyo? Ito, sir, to be specific lang sa, for example, mga 1 HP lang ng mga machineries natin. Ano? Mm-hmm. So, meron din kami technology for irrigation. Talaga. Okay. This is okay, the mobile solar powered pump irrigation system po ano na developed din ng Precision and Digital Agriculture Center. Nice. Ang pinaka purpose talaga nito, sir, is the yung sinasabi mo kanina. Okay. Irrigation doon sa ating mga farm fields. Okay, fresh water na ito. Yes po, sir. Given kung ano yung magiging source na paggagamitan ni farmer. So na-test po ito gamit yung sa mga shallow tube well, sa mga tubo ni farmer, yes, sa mga irrigation canals. So okay, kayang-kaya lang din po niya mag-pump. Ilan naman ang capacity nito? I think mas malaki. Yes, sir. Okay, kasi yung panel niya mas malaki eh. Sir, this is a 2.4 kilowatts capacity. Okay, can irrigate up to ilang hektarya? Pwede, sir. Kasi, sir, kung continuously using, depende lang kung kasi ito, sir, is direct, kanang wala tayong battery. Okay. So, nakita niyo yung kanina, sir, may battery rin, so pwede natin siya magamit ng gabi. Yes. So, itong ating solar panel is a direct one, so wala siyang storage ng ating energy source. Mm-hmm. So, ngayon, estimate namin, sir, is yung mga isang hektara, siguro kaya din po ng isang araw kung sakaling tuloy-tuloy. Maghapon. Tapos yes po, sir. Oh. Kasi summer season, mas kailangan natin yung tubig. Mm-hmm. Oh, tama lang, idea yon. Medyo malakas ang buga ng araw noon. Mas kailangan natin ng tubig. Oh, sir. So, kaya yung mag-generate. From 7, kaya niya naman, sir, kaya lang mas mahina lang yung kanyang dinidischarge ng water. Mm-hmm. So from 10 to 3, siguro, yung kanyang peak, sir. Binubuga na malakas na tubig. Nice. Regarding using this technology. Yes, sir. Kasi nakakakita na tayo ng mga ganito, but it's fixed, di ba? Yes, sir. This is mobile. Mobile, yes, sir. Okay, so kahit saang part ng bukid mo idalin, yes, sir, pwedeng-pwede, di ba? Dulo. Tapos punta ka sa dulo. Depende dun sa terrain ng ano, kaya ang bukid mo. Target beneficiaries namin dito, sir, is our FCAs, the Farmers Cooperatives and Association. Not our individual farmers, but the FCAs. Okay. Kasi nga, maraming si FCA, marami silang farmer na members, magkakaiba ng bukid, magkakahiwalay. So they can use the mobile solar power irrigation. Okay, sir. Siguro, ang tanong nila, how much? Ang how much? Ideal ang build-up nito? Ang build-up po ni sir, umabot po ito ng 300,000. 300,000? Yes, sir. So, pasok yun. Pasok yun sa mga cooperatives natin kasi they have budgets naman. Yes po, sir. Pero unless ang government natin will provide, di ba? Opo, sir. Sa ating mga cooperatives na magkaroon ng ganitong mobile solar panel natin, solar water pump natin, edi mas maganda. This one, nakikita ko parang irrigated system. Ano to? What we call this? Drip irrigation. Drip irrigation, no? Ang naitanim ng amin na crops ngayon, sir, is yung sili, yung ating mga panigang na sili. Oh, pero nasa baba yung ano, parang kaya niya talagang bumuga pataas. Oo po, sir, kasi may pressure naman po yun. Ah, okay. Kumpara dun so, sa mga nakikita natin nasa taas, then flowing lang siya. Oo po, sir. Okay. So aside from this, ayun yung ano, yung bay, ano niya? Ayun po yung power, reserve, yung water source niya, sir. Yes po. Tapos ito, may aquaponics kayo dito. Pasok tayo, sir. Sige, sige. Ayan. Integrated din. Okay. May, ano yan? Red tilapia? Yes po, sir. Right. Pwedeng-pwede, no? So, aquaponics, sir. The technology of aquaponics system. So, okay, we are using, nagpo-promote tayo na magtanim ng ating mga halaman. At the same time, culturing our fishes. Yes, so tilapia, red tilapia. Integrated, oh. May tubig na dito sa baba. May mga red tilapia, ang dami. Ayan. So ito naman yung mga vertical natin. Yes po, sir. Vertical towers po natin, ano, sir. So we're also using drip irrigation system and gravity type kasi nga dito na. Ayun na, yung sinasabi ko. Yes, sir. Tapos pababa na lang po siya. Ano ito? Pechay? Pechay po, sir. Okay. Hindi lang namin maiwasan talaga, sir, yung sobrang init. Oo. Sa loob ng isang greenhouse structure. Okay. Pero automated to, sir. Meron kami exhaust fan doon. Para ma-blow niya rin, yes, yung sir, ano. Yes, sir. Ilabas niya yung init dito sa loob. Okay. So we can regulate yung temperature dito. Ganda dito, guys, no? Talagang very, ano, very helpful once you visit this Kamalig.
that they have different kinds of technology, different types of agriculture na dinidevelop nila. I mean, technology na pwede nating magamit, no? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na gustong magsimula. Yes, sir. Okay. So, I think marami na rin naggagawa ng ganito. Yes, po, sir. But siguro the right, ano lang talaga, yung right technology ang kailangan nilang matutunan. They know how to grow, pero yung technology na pwede nilang ma-harness pa, di ba? Yes po, sir. Oo, para mas lalong gumanda yung output po nila.